Because I'm going outside. There's a map. And here's a map. Wow, there's a lot of maps. There's two maps. Mm-hmm. Oh, by the way, they've already been operated. I know. There you go. Operate na sila. I'm finished with my quiz. I want another quiz. Please. No. Something else. No, something else. Oh, where's your Pringles? See, Joawis. Ella, not that much, okay? Because you're gonna have dinner soon. Tingnan nyo naman ang sampayan. Magpansinin. Magpansinin, ha? I don't know yet. We don't have bao buns. Not yet. Next time. Ayan, inaayos na naman ni tatay. Okay. For a little bit. Doon kami umuupo ni Eli. So late na ako nag-vlog mga besh. Mga bebe. Ayun, si Joawis. Ayan. Bumili kami ng sail panglagay doon sa decking para merong cover na anytime you want to like come out, ganyan, okay lang kasi may sail. Tapos dito rin, dito, maglalagay din ng pagoda. Tapos lalagyan din ng cover yung pagoda para any time of the year na gusto mong mag-party or gusto mong lumabas dito, okay lang. Ganyan. Nag-surfing daw siya. Nag-gymnastic yan today eh. Tingnan nyo naman itsura ng anak ko. Kala mo walang nanay yung buhok ko. Surfing daw siya. Of course, it's the same string. Yun. May ginagawa si Joawis. Kung siya i-cover. Ay, may natok ako. Nali lang, ha? Ayan. Hinarap ko yung sarili ko yung baka sa inyo. Pasensya na. Ano, di ba sabi ko sa inyo, mag-uusap tayo about ano, yung mga narinig ko mga kwento dito sa UK, yung mga Pilipina na mga nakikilala ko, ganyan, paano sila nakapunta dito, ganyan, yung iba ano eh, sa dating site, tapos nagpunta yung lalaki sa Pilipinas, and then, ngayon, tingnan kung magkakagustuhan sila. O, okay naman. Kaya lang ito yung problem kasi pag kayong malaki yung age gap, mga besh. Merong okay lang. Pick it up, please. Loka-loka to. Tapon yung ano niya. Tapos, ano, hindi niya tinampot. Ay. But anyways, yun na nga. Ang problema mga besh, pag yung may edad na, yung malaking edad ninyo, pwedeng maging okay. Kung halimbawa, yung babae nasa 40s na, tapos yung lalaki, let's just say 50s, 70s, 60s, ganyan. Okay lang siguro pag mga ganyan. Ewan ko, hindi ko alam eh. Ano eh. Pero kung as in, nasa 20s lang yung babae, tapos nasa 50s na yung lalaki. Ang laki ng age gap, di ba? 25 years or something like that. Minsan, hindi siya nagiging okay. So, nag-grow sila, nag-grow apart sila. Yun yung isa na nakilala kong Pinay. Tapos yung isa namang Pinay, nagkakilala din sila sa
ano, sa dating site din sa Pilipinas. Asian dating site yata yung try nyo. Diba? Kasi itong sila nakakilala ng puti, eh, diba? Ng afam, eh. But anyways, ito naman, ano, ang swerte-swerte niya kasi itong, ano, itong pinay na to, may edad na siya. Niloko-loko lang siya ng mga katrabaho niya na sabi, total kasi ano ka, single ka naman, sige try natin, ganyan. Di, binigyan siya ngayon ng ano, nilagyan siya ng ano niya, ng profile niya dun sa dating site. Tapos, ano, sinwerte, ano, ang ginawa niya, tingin siya ng tingin ng mga pictures, ganyan. Siyempre, yung sa 50s na rin yung inaano niya na lalaki, ayun, click lang siya ng click, sige, check ng tick ba, o. Tapos, merong isa na nag-high back sa kanya. Ngayon yung nag-high back sa kanya, pumunta agad ng Pilipinas, mga besh. Pagpunta ng Pilipinas, ay, pinakasala ng ating. San ka pa, bongga? Nasa 50 na to si ating. Kala nyo ba? O, nakahanap pa siya ng form ng afam. San ka pa, di ba? O, nasa 50 plus, 50, nasa 50s na to si ating. Nakahanap ng afam, di ba? Wala sa age yan. Wala sa age. Basta swartihan lang, mga besh. Tapos, yung isa naman, bata pa rin. Bata pa rin siya nung kilala niya yung, ano, yung afam. No, bata pa rin siya. Bali, half age niya rin. Pero itong Pilipina na to, gusto niya talaga. Gusto niya itong afam na to. Kaya lang, si afam mahilig. Hindi siya nakontento kay Pinay. So, ayun, nag-divorce sila. Pero may junaki sila. Pero ang okay naman kasi si Afam tinulungan si ano, si Pinay. Ayun, ano, pinag-aral niya si Pinay, ganyan. Kaya lang napahiwalay si Pinay dun sa mga bata kasi wala nga siya, hindi niya kasi alam kung saan siya pupunta that time. Hindi niya alam kung saan siya titira. Kung uwi siya ng Pilipinas, kung ganito. Pero ang ginawa niya, dito siya, nag-aral na lang siya dito. Ngayon nandito na siya. Kaya lang pinababalik siya nung afam dun sa bansa na, ano, na kung saan sila talaga nakatira. Para raw makasama niya pa rin yung mga anak niya. Ewan ko anong decision ni ano ni Pinay, pero okay naman din. Yun nga lang, ano, hindi lang naging successful na naman yung love story ni Afam at ni Pinay. Parang yung una na sinabi ko sa inyo. Tapos, meron din naman, sa ibang bansa sila nagkita, nagkakilala, may age gap din, pero hindi ganun kalaki yung age gap. Let's just say 10 years lang naman yung age gap nila. So, yung ano, ang age gap naman nila hindi naman ganun kalala. So, 10 years lang. So, okay naman. Nagkaanak din itong si, ano, si Pinay at si Afam. Okay naman ang buhay nila at the minute. Kaya lang, ang problema lang, pagka merong anak si Afam sa iba, yung sa una, nako. Merong okay na naging okay yung ano yung relasyon nung mga junakis ni Afam sa Pinay sa ano, pero meron din namang hindi kasi mga maldita yung may maldita o mga maldita or hindi talaga sila agree dun sa pagsasama nung Afam at ng Pinay nung tatay nila kumbaga. May mga ganyan. So, meron talagang ano, merong successful, merong hindi. Swartihan lang talaga mga besh. Katulad ng sinabi ko sa inyo, diba, yung si 50 years old, tinamuna na sa 50 na siya. Tapos nakahanap pa siya ng afam niya, diba. Andi dito na siya. Saglit lang yun mga besh. Saglit lang yun. Tinan nyo. May junakis din yun, si Pinay. Pero yung, ano, yung afam wala. Ano, nasa 50 na rin si Afam. Okay naman yung... Oy! You need to finish your, ano, reading. Ay!
ring na to, lalabas na siya. Hindi na naman niya yan tatapusin eh. Makakalimutan niya yan eh. So, ayan. Kain-kain siya. Tapos mamaya yan tinamo. Ay, papaluin ko pag hindi yan kumain. Char lang. Hindi ako namamalo ako. Pero dito sa linggit na to, hindi ko naman napapalo. Kasi papagalitan ako. Oo. Papagalitan ako. Kailangan, sabi niya, kakausapin mo lang daw. Kakausapin. Eh, yung mga Pinay may kausap. Ano kausap? Palo. Diba, no? But anyways, ayun na nga. So, hindi lahat ng, ano, ng love story with a fam is maganda ang ending. Hindi natin pwedeng sabihin yan. O, ano, swerte na lang na makakapunta kayo sa ibang bansa kung saan, taga saan si Afam. Katulad ko, taga UK, si Afam ko. Ayun, nakapunta kami dito, yung dalawang Pinay din na sinasabi ko, nakilala din niya yung, ano, taga dito, yung mga fam nila, taga dito din, so kaya sila nakapunta dito, tapos lahat ng mga, halos lahat ng mga Pilipina na nakilala ko may mga fam dito, nag-work sila mga besh, meron akong isa lang na hindi siya nagtatrabaho. Meron naman, di ba sabi, paghahaba-haba man ng, ano, procession sa simbahan din ng tuloy. Pero ito naman, na, pagkahaba-haba ng, ano nila, ng relationship nila, bumigay si Pinay. Pero yung move on na rin naman yung lalaki. Nag-move on. Nag-ano sila? Nag-divorce sila. Pero, nakakatawa kasi, ano eh, yung ending alam nyo, inalagaan niya rin si Afam. Kasi may edad na si Afam, tapos may sakit yung Afam na to. Oo. Ginugulo ko yung buhay nyo, no? Magkakaiba yung sinasabi ko, ha? Ayan, so ang buhay. Hindi porke Afam ang magiging asawa ninyo, isiswertehin kayo. Swerte na lang na nandito sa ibang bansa kasi maganda ang trabaho dito, maganda yung ano, sweldo dito. So yun na lang yung pinakaswerte. Yun ang pinakaswerte mo na makakapagtrabaho ka, na makukuha mo yung mga gusto mo dito. Kasi itong isang Pinay na nakilala ko is ano eh, nung una gusto niya umuwi na ng Pilipinas. Sabi ko, anong gagawin mo sa Pilipinas, nganganga ka, 'di ba? Eh dito, at least dito, sabi ko, mag-ipon ka tapos kumuha ka ulit ng visa mo, mag-ano ka ng visa mo. Pag nandito ka, makakapagtrabaho ka, makukuha mo ang gusto mo, sabi ko sa kanya. Kahit na wala na kayo ni Afam, sabi ko, kayod na lang, ganun talaga. Kaysa naman dun ka sa Pilipinas, Diyos ko po, lalo pag hindi ka naman tapos hindi ka pa nakakapagtrabaho sa Pilipinas, ang hirap maghanap ng trabaho, ha? Diyos ko, kahit nga tapos ka na, diba? Bagsak mo call center. Buti kung marunong ka mag-English. Diba? Eh, ang call center, oy, wag ka po. Mga English sila. O, eh, kung hindi ka marunong mag-English. Eh, at saka may mga criteria na sila ngayon, diba? At least may pinag-aralan ka. Eh, kung wala kang, ano, wala, hindi ka nakapag-aral talaga, hindi ka mag-English, paano yung hindi ka rin makakahanap ng ano, ng call center. Uy, malaki sweldo sa call center yung pangalay ko doon nag-work. Ay, Diyos ko, ang buhay, ano, ang buhay natin. You hurt your eyes? Did it go in your eyes? Hindi pa siya tapos eh. Perfectionist ito eh. So, ayun na nga mga besh. Kwentuhan nyo nga ako kung ano yung mga kwento ninyo. Kahit na hindi Afam, basta ano, yung mga taga-ibang bansa. Kung ano yung naging, okay ba yung naging ano ninyo, naging,
naging life ninyo sa ibang bansa. Kwento nyo naman sa akin. Yun, yung sinasabi kong dating site, Asian dating site. Yung sa app yan, sa app, nasa app daw yung try ninyo mga besh. Kasi sabi nila, mag-ano ka lang ng profile mo, tapos lalagay mo rin doon kung ilang taon ka, tapos ilang taon yung gusto mong makilala. Ayun. Try ninyo, wala namang masama. Pero syempre, ano ha, may mga catfish dyan mga besh. So, ingat-ingat lang. O, sige. Siguro tapusin na natin tong vlog natin. Kasi magluluto pa ako mayami. In 20 minutes, magluluto na ako. So, sabihin nyo sa akin ha, kwentuhan nyo ako kung ano yung naging ano ninyo, yung anong foreigner yung nakasama ninyo, yung naging asawa nyo, or tanongin nyo ko. Diba? Okay. Bye!